welcome back ulit sa ating panibagong video. So for today's video is gagawa po tayo ng macaroni and shawarma. Ito pong gagawin ko is para po to sa mga alaga ko po. Ito po yung merienda po nila. Ito po yung madalas na niluluto ko po merienda nila. Sa paggawa ko po ng macaroni, ginisa ko lang po yung sibuyas, kamatis at yung tomato paste. So ayan, paghahalu-haluin ko lang po yan. And pagkatapos ko pong haluin yung kamatis, sibuyas and tomato paste, is ilalagay ko na po yung chicken. So ayan po yung chicken, kumuha lang po ako ng konti kasi ito pong ginawa kong chicken is para na rin po siya sa shawarma. Kaya kumuha lang po ako ng konti na pangsasahog ko po sa macaroni. After ko pong ginisa yung chicken, is nilagay ko na po yung chicken cubes, asin, and tsaka yung paminta. So, yan po yung mga pampalasa po sa ating macaroni. So, yan, haluhaluin ko lang po siya. After po maluto ng chicken, is lalagay na po natin yung water. So, ayan. Lalagyan lang po natin ng konting tubig. Depende po sa inyo. Tansyahin nyo na lang po siya. And ayan, after nating malagay yung water, is tatakpan po muna natin ito ng 15 minutes. After po ng 15 minutes, so ayan po yung ating chicken. Malambot na po siya. Nilagay ko na rin po pala yung macaroni na isinama ko sa chicken. So ayan, after po ng macaroni, is i-prepare ko na rin po yung patatas na gagamitin ko po siya shawarma. So ayan, nilagay ko lang po siya sa air fryer para mas mabilis. After po nun, is igigisa ko na rin po yung gagamitin ko para sa shawarma. Parang parehas lang po siya ng paggawa ko po sa pag-isa ko po kanina sa macaroni. So ayan, gigisa ko po yung sibuyas sa kamatis. So ayan po, gigisa-gisa lang po natin siya. Parang parehas lang po nung ginawa natin kanina. So ayan, after po nating mag-isa yung sibuyas tsaka yung kamatis, susunod naman na po natin yung ating tomato paste. Medyo dadamihan lang po natin yung paglagay dito sa tomato paste. Ayan. Hahalu-haluin lang natin. After po maging ganito na yung kanyang kulay, kapag ka naluto or na gisa na po natin yung ating sibuyas, kamatis, and tomato paste, ilalagay na po natin yung tira ng chicken. Yan po yung gagamitin natin sa shawarma. So, igigisa lang po natin siya. Same procedure kagaya ng ginawa natin. Sisigigisa lang po natin siya sa kamatis. And ayan, nilagay ko na po yung chicken. So, ayan. And, luto na rin po pala yung macaroni. Madali lang po siyang lutuin. Madalas ko po itong niluluto kasi mabilis lang po siyang gawin. Kaya, ayan. Mabilis siya maluto. So, ayan. Okay na po yung ating macaroni. After po nyan is, hayaan na po natin yung macaroni natin and ito na po yung i-prepare natin yung ating shawarma. So ayan, lalagyan na rin po natin ito ng pampalasa. Syempre meron po tayong paminta and meron din tayong asin. Nilagyan ko rin po siya ng chicken cubes, pampalasa po sa ating shawarma. So ayan, hahalu-haluin lang natin siya. So ayan, patutubigin lang po natin yung ating manok kasi kusa po siya nagtutubig. Ayan, hindi po natin siya lalagyan ng maraming tubig. Yan lang po siya, patutuyuin lang po natin yung ating manok.
After po nating magawa yung chicken, is ito naman po. Ito po yung pagbabalutan natin yung tortillas. Diyan po natin ilalagay yung shawarma. So, lalagyan po natin siya ng cheese. Sayang wala po tayong mayonnaise. Pero kung may mayonnaise po, mas maganda. So, ayan po yung mga gagamitin natin. Ito na po yung chicken, yung mayonnaise, tsaka yung gulay natin. And meron rin po tayong patatas. So, ayan po. Magsisimula na rin po tayong magbalot. So, lalagay lang po natin yung chicken sa tortillas. So, ito po. Sa pagbabalot naman po, islalagay lang po natin yung cheese. Sayang po wala tayong mayonnaise. Pero kung may mayonnaise po, sana mas masarap. Ayan, lalagay lang natin yung ating cheese. After malagay yung cheese, lalagay lang natin yung chicken. So, ayan. Para lang tayong gumagawa ng lumpia, lalagyan din natin siya ng patatas. Yung french fries at itong gulay. Ano bang tawag dito sa gulay nito? Ang tawag kasi nito sa Arabic is kas. Comment down below, nakalimutan ko tawag sa gulay na to. Kas siya sa Arabic. So, ayan. Uulitin lang natin yung procedure. So, babalutin lang natin ng babalutin ng paulit-ulit. And then, ayan. Finish na po siya. So, ayan. And ayan po, ito na po yung ating last na babalutin. So ayan, nilagyan na ulit natin ng gulay at babalutin na po natin siya. Ayan, finished na po. And ito na po yung ating shawarma. So iinitin lang po natin siya dito kasi luto na po siya yung loob niya. Kaya yung labas na lang, yung tortillas lang po yung parang iinitin natin. And then, ito na po yung ating merienda ng mga alaga natin. Maraming salamat po sa panonood and God bless po. Sana po na gustuhan niyo yung video na to.